Now let's answer question from random post at ito ay post ni Jarhold Sumalinog Bakara dito sa Civil Service Exam 2020 community na FB group na lagi ko rin tinatambayan maliban sa sarili kong FB group. Ang nandito ay 1, 2, 3, 4. Apat na mga questions ito. Halos pari-pareho lang ito. Pero ang sagutan lang natin, isa-isahin lang natin. Ito lang una muna ang sagutan natin kasi marami pa tayong dapat sagutan or explain ko sa inyo yung regarding sa mga fraction na percentage. So dito sa ngayon, ito lang muna, yung una, tapos ihahabol na lang natin itong pangalawa, tatlo, apat at isa-isahin natin yan pag-upload para mas madali yung hanapin. Basahin muna natin. A group of men went on fishing trip agreeing that each should pay the same amount. The total bill was 168 daw lahat. If there had been two fewer men, each man would have had to pay 2 pesos more. How many men went fishing? Is it 8? Is it 12? 14? 16? Or 18? If you haven't answered this yet, answer this first before you will see our solution. Basahin natin ulit. A group of men went on fishing trip agreeing that each should pay the same amount. The total bill was 168. So yung 168, i-divide natin 168 divided by let n be that number of men. N, yung mga numbers, yung kung ilan sila yung men. 168 divided by n. If there had been two fewer men, each man would have had to pay 2 pesos each. So therefore, kung bali 168 divided by 2, i-add natin ang 2. Bakit i-add? Kasi kung i-add natin ang 2 yan, yan ay equal sa 168 divided by yung number of men minus 2. Minus 2 meaning fewer, 2 fewer men. Minus 2. So, n minus 2, yung total mismo, minus 2, yan na lang sila ang mag-divide sa 168. So, ang 168 dito, divided by yung number of men plus yung 2 ay equal dito. So, ito na yung equation sa problemang ito. Another equation. It will be 168. I-divide mo sa number of men minus sa dalawang 2 fewer men. So, minus ang ibig sabihin niya. Tapos, i-minus natin yan sa 168 yung total bill niya na i-divide natin sa number of men. Ang difference niyan ay 2 pesos more man. So, yung difference niya. So, ito rin yung pangalawang equation na pareho lang dito. Itong equation na to at ito ay pareho lang. Now, gamitin natin itong equation na ito. Erase muna natin itong mga circle-circle natin na ginawa. Hanapan natin sila ng greatest common factor or mas maganda butterfly method na lang ang gagawin natin. I-multiply natin ito. This will be 168n. At ito ay i-multiply din natin. Minus 168 times n minus 2. Over, i-multiply natin itong dalawa. N times n minus 2 equals 2. Kinopya lang natin si 2 ba. Ito muna ang unahin nating isolve. Negative 168 times n minus 2. This one will be negative 168n. At ito naman ay positive 336. 168, negative 168 times negative 2. That is positive 336.
So, erase na lang natin ito. Erase natin yan at lagyan natin yan ng 168N plus 336. So, obviously, itong dalawa, pwede mo nang i-cancel kasi 168N minus 166N, 168N is equals to 0. So, i-cancel na natin yan. I-erase na natin siya. Okay? Sana makasunod kayo. So, ang natitira na lang dito, isulat natin si 336. Ngayon, ito, ilipat na natin siya. Since ito pang divide sa 336, ilipat natin sa kabila dito sa 2 na pang multiply na siya. N, ganito na lang, N times N minus 2, pang multiply na siya sa 2. So, erase na natin siya. Ang natitira na lang dito ay 336. Isulat ulit natin si 336. Dito na si 336. Ngayon, since itong si 2 pang multiply dito, pang divide naman siya sa kabila. Ilagay na natin sa kabila si 2. So, pang divide na si 2 dito. Otherwise, nag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-cancel out si 2 dyan. Kaya nandito na siya sa kabila. Next, 336 divided by 2 and that is 168. So, this one is 168. Ngayon, ito, i-multiply na natin. N times N and that is N squared. N times negative 2 and that is negative 2N equals 168. Equals yan siya. So, ang gagawin natin, let 0 be equals to N squared minus 2N minus 168. Kasi tinatransfer man natin to si 168 sa kabila. Dito na. So, ito na yung isolve natin. Bali, ang gagawin natin, delete muna natin ito para dito tayo mag-solve. Bali, ang gagawin natin dito sa N squared minus 2N minus 168 ay i-factor out natin. Hanapan lang natin ng mga factors itong 168 na ang difference niya ay negative 2. And that is plus 12 at negative 14. Kaya this is equals to n plus 12 times n minus 14. So number of men. This one is n is equals to negative 12, n is equals to positive 14. I-choose natin yung may positive. So, positive 14, so ang sagot dito ay 14. 14 men. Ngayong nakuha na natin na this group of men, lahat sila ay 14. So, i-double check natin siya. I-erase muna natin lahat ito. Dito lang. I-double check natin siya by itong base sa problem niya. 14 sila lahat. Ang total na total bill ay 168. So, 168 divided by 14. And that is 12. So, tag 12 pesos sila. Ngayon, 14 minus 2 kasi fewer men, maging 12 na lang sila. 168 divided by 12 and that is 14. Tag 14 sila. 14 minus 12, each man would have to pay 2 pesos more. So kung 12 na lang sila, tag 14 sila. Noong 14 sila, tag 12 pesos sila. So therefore, ang sagot na 14 ay tama.